Yun, good morning guys. No, actually, late na akong dumating. So around 11 yata ako dumating. Pero ikaw, anong work ka dumating? Before 11? Alas 10 na dito ka lang. Alas 10, nagluluto pa ako ng sinayang. No? So, parang sabi, nag-message siya sa Facebook page. Ano pangalan mo ko yun? John Eric. John Eric, ano? Neri. John Neri? John Eric. Sabi niya, may papacheck lang daw siya sa atin. No? So, sabi ko, okay, sige. Pero late ako, sabi ko. No? So, ayun nga. So, dumating siya rito sa shop. Sarado pa ako. Sabi niya, sa parking ako. Then yun nga, may papacheck daw siya sa atin. No? So, hindi ko naman ako nung yung papacheck niya. May parang 11, ay, just ano, 12 Pro Max. Sabi niya, nabaksak daw nung girlfriend niya. No? So, at nakaangat yung ibabaw. Sabi ko, bakit kaya nakaangat? No? So, I thought, naka-bend. Maaaring naka-bend ng konti, pero hindi naman eh. Parang kumawala lang yung LCD, kaya nagbukas. Pero sabi niya sa akin, binuksan niya daw. Sinira yung buksan. Same time, wala na kasi mga tornillo rito. Sabi niya, nandito ito yung tornillo. Tissue, no? Tinapong nga ito, kala ko wala rito. So, binuksan niya daw. Sabi, at hindi mo itunuloy, ano? Sabi niya, pa-check niya lang daw sa akin. Sabi ko, tinanong ko siya kung buhay pa. Sabi niya, buhay pa, magbabibrate pa, and so on and so forth. No? So, buhay pa yung unit. Pero sabi ko, kung nabaksak kaya at bumuka, paano yung order talaga? Sira ni LCD. So, sabi ko, sira ni LCD niya, papalitan natin. So, ganitong LCD, papalitan. No? Sabi niya, pa-check niya lang daw. Sabi ko, medyo hesitant ako nabuksan. Dahil ipapacheck, sabi ko, ako ayaw magbukas eh, pag ipapacheck eh, pero sabi niya, pero kung kaya niya daw, papalitan niya ng LCD. So sabi ko, sige, buksan ko. So sabi ko, buksan ko, check natin, check ko rin, no? Baka kasi may mga instance kasi na pag nababaksak, lumuluwag yung mga flex. Same with battery. Pag nababaksak, lumuluwag yung flex ng battery, nakakaproblema, nito yung anong battery, hindi nag-charge. No, so baka ganun din. And for a fact na minsan nangyayari na pag lumuluwag yung flex ng LCD, either nawawala yung display or hindi matouch. No? Pero once na ibalik mo yung flex, idikit mo, diin mo, nag-okay. No? So, I remember 2 weeks back, may nagpa-check sa akin. No? So, actually, nag-inquire lang siya sa Facebook page na yung kapitbahay daw nila may S21 Samsung. Upon checking, parang nabaksak na nag-black screen, no? So sabi niya sa akin, bagawa daw. Sabi ko, napakamahal na LCD niyan. Diretso nila sa green deal kasi S21 is still S21. Original around, alam ko, mga 15 pa yun eh. 15 patas ang original. So abutin niya na 18, including label. Eh sabi ko, hindi ako nagpapalit ng high-end na Samsung. Dahil minsan may mga back job, mayroong mga pyesa na nagba-back job, napakamahal ng puhunan mo, 13-15, tapos magba-back job sa'yo, masakit sa ulo yun, no? So, sabi ko, wag na lang. Master, nandiyan repair ka? Wala? Pasensya na guys. Anyhow, sabi ko, hindi ako nagpa-print LCD, kasi LCD yung sira, dahil nabaksak, nawala yung nag-black screen, common sa Samsung yun, no? Eh, sabi niya, dali niya na lang daw. Sabi ko, sige, dalim mo. If ever na ma-repair, if ever lang. Kasi medyo, ano pa rin ako eh, no? Sisingilin na lang kita. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung S21. Then, tinanggal ko yung battery. Then, nilinis ko yung kapita ng LCD. Then, pagbalik ko, bigla gumana yung LCD. No, so, tinry ko, tinest ko na matagal. Gumana yung LCD. No? So, singil ko lang siya. So, malaking tuwa niya dahil malaking tubig niya. No? So, sa case naman ito, sabi ko nga sa inyo, nabaksak din. So, sabi ko, itatry ko nga, ubuksan ko. Itatry ko rin. Baka ganun pa rin. No? Kasi kung titignan namin dito, tempered lang naman ang basag. No? So, sabi ko, check ko. Pero, unfortunately, sabi kasi ni Kuya, ito naman ginawa ang pambukas. Binuksan niya daw dahil si Kuya po eh. Sabi niya, gusto rin niya matuto. Then, pinaparoon niya yung mga vlog ko kasi nga, kahit pa paano, na-play niya sa ibang kaibigan niya, sa ibang tao, kaopisina niya. And nasisingil niya kahit pa paano. So sabi ko nga, ingat na lang. Dahil sa case po nito, sabi, anong piyang pitlat niya ganito? Yung sa tempered glass, yung mga ganito ng tempered niya. Sabi niya, pitlat niya daw. Sabi ko,
Tinignan ko yung mga flex, eh mayroong flex na putol. Oh, no. Sabi ko baka nadali mo sa pagkakaputol. Kumbaga, hindi nasira yung flex. Pero hindi eh, no? Kasi nung mabaksak, nung wala na yung display. So I'm assuming nasira na talaga LCD. Even before buksan niya. No? So, kumbaga, siguro itatry lang ni Kuya, baka madali pa ng tanggal kabit. So siguro ganun din pag-iisip niya na baka lumuwag lang, tatry kong buksan, eh baka madali pa. Eh unfortunately na natingin ko nung pagkakapiklat niya, naputol niya yung flex this one. So, ang repercussion is that, syempre hindi natin makukuha yung true tone. Dahil dito kinukopya yung true tone, through this flex, no? Eh, hindi naman nangyayari yun, no? So, sabi ko, sige, palitan lang natin LCD. Though, yun nga lang, hindi na natin makukopya yung true tone. So, yun ang nangyari. So, payo ko lang kay Kuya, every time, no, na magtatry ka mag-open ng laptop or cellphone, automatic yan, pag hindi mo kabisado, mag-check ka sa YouTube ng disassembly. O kaya, how to replace LCD, tapos lalagay mo yung model ng iPhone or ng Android, then lilito naman kasi yung tutorial. So at least kahit pa paano may idea ka kung ano yung iiwasan mo. In this case, hindi na-check ni Kuya, no? So, naputol yung flex. Pero while hindi yan yung cost ng so tingin ko ang cost ng pagkaka-black screen niya, yung pagkakabaksak, ang nangyari lang, hindi na makukopya yung true tone dahil naputol. But either way, swerte pa rin siya dahil kung ang naputol niya itong sensor na to, yung sa Face ID, mas malaking problema. No? So, yun guys, so palitan natin to. No? So, wala nang true tone. Pero still, okay pa rin dahil OLED pa rin naman yung paparin. So yun guys, palitan, panorin. Yun guys, sa papalasa nakita ko dahil sabi niya, dito niya lang din nabili ito, no? So, sa Farmer's Plaza. If you notice, guys, kung makikita niyo, may pula, no? Pula, and pula, no? This one is a refurbished unit, no? So, let's assume na ang naging sira niya previously, bago siya ibenta, eh water damage. So, maaaring na-repair siya sa water damage, then na-ibenta. So, as refurbished. No? So, yun lang. So, hindi talaga natin alam kung ano yung mga repair. Or yung maaaring naging sira history ng unit no bagay benta. So yun guys, so this one's okay. So sabi ko sa kanya, huwag niyo muna tanggalin ng plastic kasi bukas pa naman yata yung ano, mamayang madaling araw pa yung lakad nila. So meron pang time para maobserbahan, ma-check. So that if ever na mayroong problema, papalitan ko. No? So, kasi pag once na matanggal ko, hindi ko na makapalitan. So hanggang hindi mo pa naman kailangan tanggalin, hindi mo naman tanggalin. So up to this tonight. No? So, pero basically okay naman by default, lahat ng LCD. Pero syempre, sabi nga, may sa isang tray ng itlog, may bugo. No? So what if? No? So, pero hindi naman dapat. No? So yun, so okay na to, napalitan natin. May bend pa nga rito, no? So nahirapan pa rin ako i-fix. But still, nagawa ko na para na may fix siya. So, yun lang guys. Then si Kuya pala, John Merrick, ano? Tama? Eh, nagbabalak din mag-open ang sarili niyang shop. Dahil, that's why, sabi niya, idol niya nga daw ako. Kaya pala pinapanood niya yung mga videos ko. Dahil, para matuto din. No? So, matutong gumawa. At nai-apply niya na sa ibang tao. Sabi niya, kumikita na rin siya. No? So, and sabi niya, balak niya daw. No? So, sabi ko, if you want, kung talagang gusto mo yan, test na. Vocational lang naman, sandali lang. So, para at least meron kang alam sa linya, kung grounded or shorted, which is hindi ko talaga kaya. Dahil hindi naman ako nag-test na. No? So, and of course, kung gusto mo talaga magtayo ng negosyo, cellphone business, repair business, kailangan talaga, ikaw mismo, maging technician ka muna on your own. No? So, but not necessarily siguro mamasukan. No? So, siguro at least start, pag may business ka, ikaw muna yung tumayong technician. Then, pag talagang sa tingin mo, kaya mo na, kuha ka na isang technician, kuha ka na dalawang technician. No? So, but basically, it's important na may hands-on ka. May hands-on knowledge ka dun sa gagawin mo negosyo. No? So, para kahit paano may alam ka, hindi ka mapalastan, hindi ka mapaikutan ng mga tauhan mo. No? So, yun yung pinaka-importante ka na
At the same time, no man is an island, no? So wala pong isang tao na nakakaalam lahat ng isang bagay. Kaya sabi ko sa kanya, pag hindi mo alam isang bagay, hindi mo alam magbukas ng cellphone or whatsoever, mag-check, no? So mag-check kay YouTube. Dahil hindi po lahat ng technician na pagtatanungan mo, ibibigay sa iyo lahat ng sekreto. No? So kailangan marunong kang mag-decode, no? So how, for example, this one, no? How to disassemble or how to replace iPhone 12 Pro Max LCD. At least alam mo yung iiwasan, no? In this case, pag piniklat mo yan, alam mo yung kung saan nakalagay yung flex, at least may iiwasan mo siya na hindi mo siya magagalak. No? So yun lang naman yun, no? So para kahit paano, hindi ka mamroblema, hindi ka magapuno. While this one, alam naman natin ang pagkakabaksak, nasira na siya LCD. Pero hindi natin makapetro ito dahil naputol yung flex. No? So dahil nga napiklat siguro ni Kuya, one way or the other. But, so yun lang guys, no? So ako nagpapasalamat kay Kuya dahil hinintay niya pa talaga ako kahit na late po tayo. At nakapagkwentuhan naman kami, no? So and hopefully maging successful siya dahil sabi nga sa kanya mahirap na yun. Mahirap ang buhay, ako hirap ako, no? So but hopefully hindi niya danasin yung hirap ko sa buhay ngayon, no? So yun lang guys, pakakawalan ko na to and sabi niya matutuwa daw yung girlfriend niya. Yun lang guys, ang masasabi mo, Kuya Nari, okay naman. Okay po, satisfied. Yun daw, so, satisfied daw, so, papakawalan ko na to, dahil uwi na to, ibigay niyo sa girlfriend. Kano, ibigay sa girlfriend mo to? Sa pasok. Yan ito mo na lang, so,